init ngayong weekend. Alamin! Ilang bayan sa Iloilo at South Cotabato, posibleng dumagdag sa mga lugar na nasa state of calamity dahil sa El Nino. Pagtaas ng presyo ng produkto at serbisyo sa bansa, bumilis nitong Marso ayon sa Philippine Statistics Authority. How much? 5,000. No, it's too much, bro. Video ng turistang content creator ng umano'y pananaga sa pamasahe ng tricycle driver, milyong-milyon na ang views sa TikTok. Pero driver, umalma, may pinutol daw na bahagi ng video. Sino yung nag-alok ng 1,000? Yung Amerikano po nag-alok ng 1,000 nun. Bahay ni dating Bucor Chief Gerald Bantag sa Laguna at Caloocan, sinalakay ng NBI mga bala ng baril kabilang sa nadiskubri. Pero ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, hindi natagpuan. Exclusive at huli ka, Lola na bundol ng e-bike sa Marikina, patay. Rider, sinampahan ng reklamo. What's up, Madlang Kapusa? At it's Showtime host Ann Curtis. Live nating makakachikamine. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon ng nakatutok. 24 oras. Mga kapuso, mag-ingat po kayo dahil magiging mainit pa rin sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend batay sa heat map ng Metro Weather. Patay sa datos sa PAGASA, bukas, 6 na lugar ang nasa danger level ang heat index o damang init at 10 naman sa Linggo. Bukas, pinakamainit sa Katarman sa Northern Samar na posibleng nasa 43 degrees Celsius at 44 degrees Celsius sa Linggo. Nasa 43 degrees Celsius naman sa Aborlan sa Palawan buong weekend. Ang iba pang detalye sa magiging panahon sa weekend, abangan mamaya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Inuulan ng pambabatikos ang isang tricycle driver sa Manila o sa Maynila na naniningil umano na 1,000 piso pamasahe sa pasahero nitong dayuhan. Ang viral na ngayong video, pinalaga ng driver ang nais sa kanyang dayuhan umano ang nag-alok ng mataas na pamasahe. Apektado na raw ang kabuhayan ng driver ng insidenteng akala umano niya ay biroang pang video content lang. Nakatutok si Maki Pulido. You change 50, turn around. No, I wanted to market. Mahigit 4 million views na ang TikTok video na ito ng paniningil ng isang tricycle driver sa pamasahe ng sakay niyang turista. How much? 5,000. No, it's too much, bro. 1,000 is too how much. How much? How much? You? I give you 200. They buy 500. No, I can't give you 500. You say 250, turn around. No, I wanted to marketplace. You don't understand me. You don't understand me, right? Nagtuloy ang tawaran pagbaba ng turista mula sa tricycle at nang abutan ng pambayad ng driver, wala siyang sapat na panukli. 200, okay. 250. 200. 250. 200. 250. No, no, I say 250. You have change? Yeah. Oh, you give, oh, what is this, bro? 150. I got, what? Give. No, this, 150, my tip. You have paper money. My tip. Paper money. Wait. I go change the money. Sa mga komento ng netizen, binatikos ang tricycle driver para sa insidenteng nangyari. May 3 linggo na ang nakalipas. Nakausap namin ang tricycle driver sa viral video. Depensa niya. Edit po nyo talaga. Parang may katpuro sa video na yun. Ang nakat ayon sa kanya yung usapan nila bago sumakay ang turista sa Soler Street, Binondo, Manila. Yung turista raw ang nag-alok ng 1,000 pesos na pamasahe pero dahil alam daw ng tricycle driver na sobra ito, siningil niya ng 500. Nagkasundo raw sila sa 250 bago sumakay ang turista. Nag-ikot daw sila sa ilang lugar sa Binondo dahil naghahanap ito ng makakainan bago bumaba sa Plaza Ruiz. Sino yung nag-alok ng 1,000? Yung Amerikano po nag-alok ng 1,000 noon hanggang nagbababa po ng 500. Tapos yung pagbaba niya po, 250 na lang po yung usapan namin talaga noon.
Talagang 250 lang po. Bago po sumaka yung Amerikano na yan, may usapan na po kaming 250 pesos niyan. Hindi ko po isasakay nang wala po kaming usapan niyan. How much? Alam daw niya na kumukuha ng video ang foreigner. Kaya bago raw ito bumaba, akala niya biruan lang ang tawaran at hindi content tungkol sa mga scam. Pamamasadang ipinambubuhay niya sa kanyang pamilya pero dahil sa viral video, hindi niya ito ngayon magawa. Nasasaktan na ako dahil nasasaktan yung mga pamilya ko eh. At di na ako makalabas ng bahay. Bakit? Diba, nahiya na po ako. Dalawang barangay chairman sa Binondo na aming nakausap, nagulat dahil binabantayan daw nilang hindi ito mangyari sa kanilang lugar. May police detachment na pwedeng lapitan ng mga turista ilang hakbang lang mula sa binabaan ng dayuhan. Pero hindi raw ito dumaan para i-report ang nangyari. Pinopromote namin Binondo para bumalik yung sigla ng Binondo. Safe talaga dito. Talagang isolated lang talaga yan. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayagang uploader ng TikTok video na may account name na Saigon Lost. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Patay ang isang lola sa Marikina matapos mabundol ng e-bike. Hindi umano agad nadala sa ospital ang biktima ayon sa kanyang pamilya. Ang depensa ng rider sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman, exclusive. Nagbukas ng payog sa katumawin ang babaeng ito, pero pagdating sa gitna ng kalsada, nabangga siya ng dumaang e-bike na tumba ang babae, na agad namang nilapitan namang naroon at ng rider ng e-bike. Nadala pa sa ospital ang 73 anyos na si Luz Viminda Bizares, pero binawian din siya ng buhay. Hindi po ako makapaniwala na bakit niya po binangga at sinagasaan pa po yung lola ko na nagtamo ng brain injury and putol po yung braso niya. Imposible raw na hindi napansin ng rider ang kanyang lola, lalo't nakapayong pa ito. Ang lalo raw ikinasasama ng loob nila. Sabi na nating aksidente, pero bakit mo hinayaang malamig, lumamig yung lola ko? Bakit hindi ka nag-insist na ipagamot yung lola ko o dalhin sa ospital para sana maduktungan pa yung buhay niya? Paliwanag ng rider, hindi niya nadala agad sa ospital ang matanda dahil ataranta raw siya. Pero anya, tinulungan niya ito. Balapit na po ako sa bahay nila. Tapos po, nandun po kami sa may papasok na eskinita. Bigla po siya nahilo. Kaya inupo ko po muna siya saglit. Hindi na po kami na umabot kasi po yung nahilo po siya, inupo ko po siya doon. May lumabas daw na lalaki sa eskinita. Binuhat si lola at dinala sa ospital. Nagsisisi raw siya sa nangyari na hindi raw niya sinasadya. Masakit po sa dibdib, siyempre po, hindi ko naman po talaga sinasadya yung nangyari na yun. Sobrang naging bangungot po sa buhay ko yun. Sana po, patawarin po ko ng pamilya niya. Pero hindi sapat sa mga naulila ni Lola Luz Viminda ang paghingi niya ng tawad. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang suspect na nakakulong na sa Marikina Police. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Sinalakay ng mga otoridad ang dalawang bahay ni dating Bucor Chief Gerald Bantag na itinuturong mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Walang inabutan sa bahay pero may natagpo ang bagong resibo, pati bala ng baril. Nakatutok si John Consulta. Sabay na sinalakay ng mga ahente ng NBI ang isang bahay sa Santa Rosa, Laguna at isang bahay sa Caloocan City para isilbi ang warrant of arrest kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Sa bahay sa Laguna, kinailangan pa ng NBI na gumamit ng maso para mabuksan ang front door para maingat na mapasok ang bahay. NBI! NBI! Wake up! Pagkalipas ng ilang minutong paghahanap, idiniklarang walang tao sa loob ng bahay. Pero may nakitang mga gamit, kabilang ang 7 bala ng 9mm sa isa sa mga kwarto. Sarado kandado itong bahay na to na pinasok ng NBI, NCR at Laguna District Office dito nga sa isang subdivision sa Laguna. Wala silang inabutang tao dito pero ang isa sa mga kapansin-pansin nakita nila ay itong resibong ito kung saan ay makikita natin na ang petsa ay April 2. Ang ibig sabihin ay kamakailan lamang ay may taong pumasok sa bahay na ito. Nitong mga huling araw ay nakatanggap ang aming opisina ng information na may nagpupuntang grupo dito sa dalawang
addresses ni former Bucor Director General Bantag. Kaya minabuti nating isagawa ang pag-implement ng warrant of arrest. Sa Caloocan, wala ring inabutan ang sumalakay na team ng NBI, pero doon nakita ang ilan sa mga gamit ni Bantag tulad ng wooden frame ng rifle pati bill ng kuryente na sa kanya nakapangalan. Kinukumpirma din ng mga kapitbahay ng nasabing former official ng Bucor na may mga nagpupunta ngang tao doon sa mga lugar na ito at hindi nagtatagal. Paminsan-minsan may mga 15 to 20 minutes lang and then aalis ka agad. Sa huli ay nilagyan ng selyo ang pintuan ng mga bahay sa Santa Rosa at Caloocan at dinikitan ng poster ni Bantag kung saan nakasaad ang 2 milyong pisong reward sa sino man makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Kapalit ng nasabing reward ay umaasa tayo na makakatulong ang publiko sa agarang pagkakadakip ng nasabing former official ng Bureau of Corrections. Wanted si Bantag kaugnay na magpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, bagay na dati na niyang itinanggi. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inaasahang tatalakayin ang mga pinakahuling hakbang ng China sa West Philippine Sea sa makasaysayang pakikipagpulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Pangulo ng Amerika at Prime Minister ng Japan sa Abril. Pero, gitang Foreign Affairs Department, hindi nakadirekta ang pulong sa anumang bansa. Nakatutok si Marie Zumali. Matapos lang ang halos isang taon, muling makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Joe Biden sa Washington, D.C. sa Amerika. Pero makakasama na nila sa makasaysayang Trilateral Leaders Summit sa April 11 si Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Ang pulong ng tatlong leader makabubuti raw sa Southeast Asia ayon sa Pangulo nang makipagkita sa kanya ang bagong Japanese Ambassador to the Philippines kahapon. Hindi lang pagsusulong sa trilateral partnership at muling pagpapatibay sa matatag ng alyansa ng tatlong bansa ang layo ng summit, kundi inaasahan ding matatalakay dito ang kanilang common vision para sa mapayapang Indo-Pacific region. Ang tanong, matatalakay rin ba rito ang mga pinakasariwang pangaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea? Yes, I think we can expect a discussion on the recent incidents. We can expect an alignment of views among the three countries on the recent incidents in the West Philippine Sea. Our three leaders are expected to include this in their discussions and in the vision statement. Our main focus is on working together to ensure that the Indo-Pacific region remains free, it remains open, and that there's security and stability throughout the region. Bagamat inaasahan umano ang mas matapang na joint vision statement ng tatlong leader, may agad na iginiit ang DFA. This trilateral cooperation is not directed at any country. Of course, we will continue to call on peace and stability, and that the recent incidents be solved in a peaceful and diplomatic manner. May hiwalay pang bilateral meeting sa pagitan lang ng ating Pangulo at ni Biden para pag-usapan ng kooperasyon sa seguridad, clean energy at iba pa. Makakapulong din ang Pangulo ang U.S. Defense Secretary at mga negosyante ng Amerika. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. May nakaamba na namang oil price hike sa susunod na linggo. Hanggang piso at 40 sentimo ang inaasahang dagdag presyo kada litro ng diesel. Hanggang piso at 20 sentimo naman sa gasolina. At hanggang piso at 30 sentimo sa kerosene. Batay yan sa 4 na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau. Kabilang sa mga nakaapekto sa presyo ng ang gulo sa Middle East, ang pagtaas ng demand ng petrolyo sa Amerika at India at ang production cut ng OPEC countries sa ikalawang bahagi ng taon. Hawak na ng mga otoridad ang itinuturong pumatay sa isang barangay kagawad sa Chaong, Quezon. Ang depensa ng suspect sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. June 2023, nang mahuli kam ang aktwal na pagbaril sa isang barangay kagawad sa Chaong, Quezon. 5 tama ng bala ang kanyang ikinamatay.
Mabilis namang itinakas ang gunman na naghihintay ni Ryder. Pero pagkalipas ng 10 buwan, bumagsak din ang umano'y hitman sa Provincial Intelligence Branch ng Laguna Police. Dinakip siya sa isang commercial area sa Santa Rosa, Laguna at inaresto sa bisa ng warrant of arrest. Minanmanan natin base sa informasyon ng ating mga asset at tinukoy, tinumbok kung saan mismo nagtatago itong suspect. Kaya doon siya nakuha, dito natin siya inaresto. Nakaharap namin ng suspect na maring itinanggi ang paratang. Hindi ko po gawain yun dahil ako po natrabaho po ako ng maayos. Yung sa motor ko lang po na ginamit dahil nakapangalan po yun sa akin. Kaya po nadawit ako sa insidenteng ganyan, sir. Nahanap sa kasong murder ang suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Inireklamo sa NBI ang isang babaeng naglaho umano matapos makakulimbat ng milyong-milyong piso sa mga biktima. Kabilang sa mga nagreklamo ang cosmetic surgeon na si Dr. Manny Calayan. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Dumulog sa NBI Anti-Organized and Transnational Crime Unit Division ang cosmetic surgeon na si Dr. Manny Calayan para ireklamo ang isa sa mga kumari niyang makailang beses daw siyang niloko sa isang bogus palang kontrata para suplayan ng mga sigarilyo at inumin ng isang hotel casino sa Metro Manila. Batay sa inihaing reklamo ni Calayan sa NBI laban kay Michelle Alfaro alias Bel Magadia, pinangakoan daw siya nito na tutubo ng hindi bababa sa 10% ang inilagak niyang pera. Pero bandang huli, nagtaka raw si Calayan kung bakit walang bumabalik sa kanyang investment. Dito na raw niya kinumpronta ang suspect. Naamla daw yung pera niya, kesyo na hold daw. Nasa BSP daw yung pera niya, hindi niya mailabas. Hindi na nagpakita, tapos nagtago na, nawala na. Binlock na kami. Malaking pera ang nakuha kay Calayan pero ayaw na niya itong ipabanggit kung magkano sa aming report. Sinubok pa raw niyang tabagan at kausapin ang kumare pero ginos na raw siya nito. Maawa naman kayo sa mga taong kumikita ng pera na pinaghirapan nila. Titignan po natin yung reklamo ng ating complainant. Imbestigahan po natin ito, tapos i-check na rin natin yung background ng itong taong inireklamo. At kung may makita tayong may ibang kaso. Una na rin palang na-issuehan ng warrant of arrest ng korte si Alfaro matapos naman tangayin umano ang nasa 3 million pesos na investment ng negosyanteng si Jenny Mitra. Ayon kay Mitra, doktora ang pakilala sa kanya nito. Inalok daw siya nitong mag-invest sa buy and sell ng mga gift check ng isa ring hotel casino. Pero pagkatapos daw niyang maibigay ang pera, kinabahan na siya sa sagot nito sa kanya. I-deposit ko ng Good Friday. Sa loob-loob ko, niloloko na talaga ako ng walang hiyang to. Kasi paano ka magdi-deposit ng Good Friday ng mahigit 3 million? Eh sarado naman lahat ang bangko nun. Sinubok pa raw niya itong kausapin ulit. Ang dami na niyang dahilan, toxic sa hospital kasi nga doktora daw siya kuno. Which is hindi naman pala. Sabi ko sa kanya, nung time na kumukuha ka sa akin ng pera, walang anumang oras, kahit gabi, umaga, tanghali, hapon, pumupunta ka sa bahay ko. Bakit ngayon na kailangan ko yung pera ko, ang dami mong dahilan? Nakipag-usap pa raw ito sa kanya bago tuloy ang naglaho. Sinubukan din ng GMA Integrated News na makausap si Alfaro pero lahat ng numerong ibinigay sa amin ng mga complainant ay hindi makontak. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas. Posibleng madagdagan pa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Nagbabalak na rin kasi magdeklara niyan ang 4 na bayan sa Iloilo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 2.63 billion pesos. Ganyan na kalaki ang pinsala ng El Nino sa agrikultura ng bansa. Base sa pinakahuling datos ng Department of Agriculture, halos 20 lugar na rin sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity. Ayon sa tagapagsalita ng Task Force El Nino, nakakalat sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity dahil sa El Nino. Pinakamarami ay nasa Luzon, kung saan naobserbahang maraming lugar ang tinaguriang under drought conditions. May criteria naman daw para makapagdeklara ang ilang LGU ng state of calamity. Dapat 15% ng population ay apektado, 30% ng kabuhayan ay apektado at may structures or vital installations na dapat din apektado.
Sa ngayon, may 4 bayan sa Iloilo na nagbabalak magdeklara ng state of calamity. Gayun din ang Surala, South Cotabato, dahil aabot na raw sa mahigit 71 milyon pesos ang pinsala sa kanilang mga pananim na palay, mais, kakao at kape. Ang pinsala naman sa palay dahil sa El Nino umabot na sa mahigit 1.7 billion pesos ayon sa Department of Agriculture. Ang Philippine Rice Research Institute of PhilRice naman patuloy ang pag-aaral at eksperimento para makalikha ng mga variety ng palay na aangkop sa iba't ibang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. May mga variety na nabubuhay sa mga lugar na walang gaanong tubig, habang meron ding angkop sa mga bahaing lugar. Meron po tayong magandang patubig. And then yung mga lupa natin ay highly fertile. So doon po natin ipinofocus yung ating mga hybrid rice technology. Samantala, doon naman po sa mga less favorable environment na tinatawag natin yung mga naapektuhan ng yung mga rain-fed area na tinatawag na, doon naman natin tinitignan yung estratehiya natin sa ating inbred seeds o yung certified seeds na tinatawag. Para rin mapabilis ang pagsasaka at pag-aani, at para rin makatipid ang mga magsasaka, pwede silang gumamit ng mga makinarya at equipment. Isa ito sa mga makabagong paraan ng pagsasaka ngayon, ang paggamit ng drone. Ayon sa mga taga rito sa PhilRice, ito ay ginagamit sa pagsasabog ng seeds at sa pagsasaboy din ng fertilizer sa mga sakahan. Umaasa ang PhilRice na makakamit ng bansa ang target na rice sufficiency matapos makaani sa kauna-unahang pagkakataon ng mahigit 20 million metric tons ng palay nitong 2023. Katumbas ito ng mahigit 13 milyong tonelada ng bigas. Sa kada tonelada, may 1,000 kilo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Bumilis ang pagbahal ng mga produkto at serbisyo nitong Marso kumpara noong Pebrero ayon po sa mismong datos ng gobyerno. At kabilang sa mabilis ang iminahal ang bigas, kaya mas dama ng mga mahihirap ang inflation. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bumilis ang pagmahal ng mga bilihin at serbisyo nitong Marso ng 3.7%, mas mabilis kaysa noong Pebrero. Pero mas ramdam yan ang pinakamahirap sa bansa o bottom 30%. Mas tinamaan kasi ng pagmahal ng bilihin ng mga produktong mas ginugugulan ng budget ng mahihirap tulad ng bigas. Kung sa mga rehiyon naman, pinakamabilis ang 5% na pagmahal ng bilihin sa BARMM. Pinakamabagal ang inflation sa Ilocos Region. Kabilang sa nag-ambag sa inflation sa buong bansa, ang pagmahal ng pork, sibuyas at lalo ng bigas. Nagmahal ang bigas ng 24.4% nitong Marso at halos abutan ng all-time high na pagmahal ng bigas noong February 2009. Paliwanag ng DA, mukhang mabilis ang minahal dahil kinukumpara sa panahong hindi pa sumisipa ang presyo ng bigas. Expectation it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect unless there is really some intervention no, na mangyayari sa market. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, umaabot sa mahigit 51 pesos kada kilo ang average price ng regular milled rice noong Marso. Nasa mahigit 56 pesos kada kilo naman ang well milled rice. Pero kung pagbabasihan ng pinakahuling tala ng Department of Agriculture ngayong Abril, may mabibili ng 48 pesos kada kilo na regular at well milled rice. Pero tila hindi makakaagapay ang supply ng murang bigas sa demand tulad sa Commonwealth market. Sold out na po kasi mas mabili po yun kaysa para po sa mga ibang bigas po. Mas mababa po siguro. Hindi pa siya kayang ibaba ng todo-todo kasi maliit lang naman yung binaba eh. Gumanda lang yung quality niya. Ipinagmalaki rin ng Agriculture Department ang stable daw na presyo ng bigas na naglalaro sa halos 50 pesos kada kilo. Simula pa noong Enero ay unti-unti na siyang bumababa. Meron na tayong nakikita 47, 48, 49 pesos pero yung prevailing natin nasa 49.50. Pero sabi ng ilang suki, hindi kasama dyan ang mas masarap na bigas. Yung tag 62, masarap talaga yun. Pero kulang sa amin yung isa't kalahati. Kaya ang binibili namin yung tag 55. Nag-ambag rin ang pagtaas ng gasolina at mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga restaurant at accommodation. Habang nagmamahal, nagtatraffic, lumiliit ang kita ng driver. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
Susunod! Holy cow! Bag ng senior citizen na naglalaman ng 20,000 piso. Tinangay! Babae, sinabunutan at ginulpi dahil umano sa asaran. At it's showtime host Ann Curtis, nakakachika minute natin live. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network. May 46 na job opening ang nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang Media Technician 1, Server System Engineer, Senior System Support Engineer 1, Substation Engineer, at Master Control and VTR Automation Engineer. Pwede rin mag-apply para maging Luzon Field Measurement Engineer o di kaya TV Transmitter Technician sa Batanes, Antipolo, at Malolos. Abangan ang iba pang pwedeng applyan dito sa 24 oras o magpunta sa careers.gmanetwork.com. Bilang News Authority ng Filipino, mas malaki ang misyon natin na bigyang boses ang bawat isang Pilipino at siguruhin na ang balita ay tumatalakay sa lahat ng mga isyu ng lahat ng sektor ng lipunan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang storya para sa akin, hindi natatapos yan after ng ilan. Kailangan may tugon, dapat din merong solusyon. Yan ay patunay ng malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay magbigay ng balitang tama, napapanahon at nagagamit. There's only one true north. At ang GMA Integrated News ay ang true north pagdating sa balitaan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nagsisilbi akong tulay sa mga kapusabuhay at sa mga may sobra sa buhay. Ang public service, ito ang aking malaking misyon sa GMA Integrated News. Ang news authority ng Filipino. Sparkle and shine na sa auditions for The Clash, Ang Halaman ng Kampyon, and The Voice Kids. Open to all solo singers 7 years old and above this April 13th sa GMA Network Studios. For more details, follow Sparkle Auditions official accounts. Ang malaking challenge para sa akin, ilabas yung iba't ibang angulo, pati syempre sa entertainment. Mas humana pa ng mga kwento na tatatak talaga sa mga Pilipino. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. I cover the House of Representatives. Ang mas malaking misyon ko, ipakita sa mga tao na kahit yung mga panukalang batas at congressional hearings ay may impact sa buhay natin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang inyong Kapuso Action Man, tiniti ako na i-deliver na GMA Integrated News yung tulong at yung resolusyon sa bawat problemang inilalapit sa amin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Importante na maging balanse ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sinisikap na abutin yung otoridad, biktima, kundi maging mga suspect nang sa gayon meron kang makatotohan ng pagbabalita. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. No TV in sight? No problem. Kapuso Stream is the new TV. Pwede nang i-stream ng live ang favorite Kapuso shows niyo sa YouTube. Pause and play all you want with Kapuso Stream. Simplify natin yung mga komplikado ng mga issue. For example, yung West Philippine Sea, yung PUV modernization program para mas maintindihan at maunawaan kung paano yung magiging epekto nito sa publiko. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Papasok tayo kapag bumabagyo, susulong tayo kung saan may sunog, papasok tayo kahit may epidemya, may pandemya. Yan ang pagganap sa ating tungkulin. Hindi natin tinatalikuran yun. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hindi lang ako reporter, ako ay isang storyteller. Hindi sapat na nakuha ko ng tama yung impormasyon. Gusto ko maikwento ito ng malinaw at naiintindihan ng lahat. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga batang Pinoy, this is your chance para sumali sa The Voice Kids. Pumunta lamang sa GMA Network Studio 6 at mag-audition on these dates.
Auditions are open for kids 7 to 14 years old. Young voices will reign sa The Voice Kids, only on GMA. Gusto niya mawala yung kaluluwa ko sa katawan ko, inunahan ko na siya. I-review yung CCTV ay nakita yung suspect na siya yung responsible na pumalo o nanaga dun sa kanyang ina. Nahulikam ang pagtangay ng lalaki sa bag ng isang senior citizen na may laman umanong 20,000 piso. Pangnegosyo pa naman daw yan at pantustos sa may sakit na asawa. Nakatutok si Oscar Oida. Dahan-dahang inaakyat ng isang lalaki ang kwartong ito sa barangay 157 sa Tondo, Maynila. Pasado alas 6 sa madaling araw kahapon. Nang makapanhik, nakapamewang pa siyang lumapit sa isang sulok. Kinuha at kinalikot niya ang isang bag. Tila tumingin-tingin pa ito sa paligid at saka bumaba. Bago lumabas ng bahay, nakasalubong pa raw ng lalaki ang isa sa mga kasama sa bahay na kauuwi lang. Pagpasok ko dito, may nakita akong tao doon. May bit-bit na siya na bag. Tapos inikot ko muna yung paligid. May nakita akong bag dito sa upuan na parang kinalkal na niya. Yun, tapos lumabas na po ako, tinawag ko po yung tiyahin ko, sabi ko may tao dun sa loob ng bahay nyo. Pagmamay-ari ng 76 anyos sa si Lola Epifania ang ninakaw na bag na may laman umanong perang nasa 20,000 piso. Pampuhunan daw sana niya ito sa negosyo at pantusto sa pangangailangan ng asawang bedridden. Siyempre po, kinuha pa lang yun sa Mumbai. Hindi ko pa nga nahuhulugan eh. Kasi yung asawa ko, bedridden na, magasto sa diaper, sa gamot. Sana nga mahuli siya para mapagbayaran niya ang ginagawa niya. Agad niya itong na-report sa barangay at natukoy na raw nila ang lalaki. Eh, alam niyo kasi yung taon na yan, siyempre drug dependent yan. Kaya walang mga kasama yan, kahit na lumalakad ang mag-isa yan. Eh, madalas, ilang beses na rin nakakulong, makukuha namin yan. Yun lang pinapangako ko. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Positibong net satisfaction rating ang nakuha ng ilan sa pinakamatataas sa opisyal na bansa base sa survey ng Social Weather Station sa huling quarter ng 2023. Very good, o positive 61% ang nakuha ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Mas mataas ang nakuha niya noong third quarter ng 2023. Nanatili naman sa good o positive 44% ang satisfaction rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Bumaba sa positive 28% o moderate ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez. Good o positive 32%. Ang nakuha ni Chief Justice Alexander Gizmundo, mas mataas sa sinundang quarter. Ginawa ang survey mula December 8 hanggang 11, 2023 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Tomorrow is
a big day in Philippine entertainment history dahil mapapanood na sa GMA ang kapamilya noontime show na It's Showtime. Ang mga pasabog na dapat abangan ng ating mga madlang kapuso, ichichika ni Nelson Canlas. Hindi pa tapos, maglalaro pa siya sa atin. It's Showtime na sa GMA. Ready na ang kapamilya noontime show na mapanood bukas sa GMA 7 with simulcast pa rin sa GTV plus GMA Pinoy TV. Ang hosts hindi pa rin daw makapaniwala na mangyayari na ang historical shift na ito on Philippine TV. Ano siya, yung parehong determinasyon at magandang intensyon ng kapuso at kapamilya nagsama, kaya nakabuo sila ng magandang desisyon na gawin ito for the audience. Never in our wildest dreams or hindi namin inisip talaga na one day mangyayari ito. So parang, talaga ba? Garantisado raw ang mga pasabog na production numbers, pati na ang mga pasabog na kapuso guests sa It's Showtime bukas. Kabilang na sina Jillian Ward, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Mikey Quintos, Glyza De Castro, Chanti ng Lapilus, Mark Bautista, Christian Bautista at marami pang iba. Yung stage namin kung mapapanood nyo parang wala talaga sa Showtime Studio. Riot naman ang unang pagsabak ng It's Showtime host bilang celebrity guest sa paboritong game show ng bayan na Family Feud. Maglalaban ang Team Vice at Team Ann na magpapagalingan sa pagsagot ng survey questions. Kamusta naman kaya ang kanilang Family Feud experience? Masaya kasi especially kami magkakalaban, talagang iba yung kulitan, and of course thankful dahil nakapaglaro kami dito ng umpisa. Na-experience namin ito. Ang hirap pala. Pag nanonood ka ng TV, parang andali-dali. Ang hirap pala. It was a lot of fun. Sobra kami nag-enjoy. Sobra. Puro kakulitan, kaya dapat panoorin niyo. Hindi raw dapat palampasin ang espesyal na episode na ito ayon kay Family Feud host Ding Dong Dantes. At dapat din daw abangan kung sino nga ba ang magwawagi sa dalawang teams. Una, may nahimatay, may nagalit, tapos may nagwala, tapos may sumaya. Ang daming mangyari. Roller coaster na mga emotion. So sobrang kaabang-abang talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! At mga kapuso, makakasama natin live sa Chika Minute for the first time, ang Diyosa at It's Showtime host, Miss Ann Curtis. Hello. Welcome sa 24. Hello, lovey. At hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Madlang kapuso. Amazing. Amazing that you're here. I know. Oh my God, I'm so Nakita happy. Nakita na tayo ulit. Nagkasama tayo muli. Actually, syempre, gusto malaman ng ating mga madlang kapuso. Syempre, the Diyosa, the one and only Ann Curtis. What is the secret? Anong meron sa pagiging blooming at fresh mo parate? Sa tingin ko, yung pagiging masayahin. I try to stay positive. I think motherhood din siguro. Really? You think that? How has it changed you? Aside from it adding to your beauty and your bloom. Sobrang nag-iba na rin yung priorities ko in life as a mother. Sobra-sobra yung pagbabago ko, pero in a very good way. Ang gusto ko malaman, this is a personal question, anong ginagawa mo kapag nasa-stress ka sa pagiging nanay? Kumakanta. Dinadaan sa kanta. Dinadaan ko sa kanta. Oh my God. And it helps. Totoo? Try mo. Oh my goodness. Sige, susubukan yan minsan ha. Okay, how was your Holy Week break? Pumunta kayo sa Taipei? Yes, we were there as a family, basically to spend time together, yeah. para mag-food trip din. It was just a time to reflect and bond. Yes. You know, I'm so glad though na hindi kayo naabutan ng earthquake doon. Yes. Yeah, so that was really unfortunate. Yeah. So do you have any message there for our madlang kapuso there? Sa ating mga madlang kapuso dyan sa Taiwan, you are in our thoughts and our prayers. At sa lahat ng nandun, we continue to pray for their safety. And of course, makinig tayo sa mga local authorities for updates about yung kalagayan nila doon. Absolutely. Oh, thank you for that. You're in our thoughts and prayers. Okay, and speaking of our madlang kapuso, mm-hmm. you have something very special for them dahil bukas na nga, my goodness, mapapanood na ang It's Showtime sa
GMA! When did we ever think that would happen? Never in my wildest dreams. Inakala ko na mangyayari ang pagkakataon na ito. At ito na nga, bukas na po, mangyayari na ang imposible, naging posible na po sa GMA 7. 11:30 a.m. bukas po. Isang malaking pasabog at ingranding pag-welcome sa amin dito sa GMA starting tomorrow. So sana po panoorin niyo po ang aming first episode ng It's Showtime sa GMA. Ano ba ang dapat naming abangan? I'm sure there's gonna be something bongga, bonggang-bongga tomorrow. Maraming dapat abangan. Konting spoiler. May kantahan, may kakulitan, okay. May games. Makikita mo ang mga Kapuso stars at Kapamilya stars na magsasama-sama. Ooh, wow! Speaking of Kapuso stars, yes. Is there anyone here that you wish to work with in a show, in a movie? You! Whatever, come on. Mamaya na kita babayaran na. Iya, of course, ang aking Kapuso na kapatid, si Jasmine Curtis. Sana magkatrabaho kami. That's right. Mm-hmm. Anyone else? How about Madami. Of course, you the have leading men. Alden, Ding Dong. Uh-huh. Sana magkasama ulit kami. Dennis, yes. Sana magsama ulit kami. Kuya Kim. Ninong Kim. Sinama, sige, sama na natin si Kuya. All right, how about any show that you're interested in guesting in here? Sobrang saya ko nakapag 24 oras na ako. Nga, sa Family Feud naman kami sa April 8. At siguro, baka Running Man? Oh, ayan parang na, masayang, alam na, running for man. Season 3. Alam na this. Gusto ko yung kakulitan eh. Yeah, you really mm-hmm. like the happy good fun. Vibes, fun. Mm-hmm. And you are keeping up with the energy, girl. Yes, kailangan. Hindi nawawalang energy ni Katulad Ann Curtis. Mo. Kailangan mo. Parate nandito sa taas. Okay, so ano pa bang pwedeng i-expect ng ating madlang kapuso sa It's Showtime? Madlang Kapuso, please join us tomorrow as we bring you laughter, we bring you fun. Magtatawanan lang po tayo bukas. Magsasayawan, kantahan, tawanan. Lahat ibibigay po namin sa inyo mga Madlang Kapuso. Bukas na po yan sa It's Showtime, 11:30 a.m. at birthday din ni Vice bukas. Yo, that's kaya something to celebrate. Abangan nyo po ang birthday celebration ng Meme ng Bayan, Vice Ganda. Bukas po yan. Sobrang kami excited. And knowing you, there's no holding back. Yes! Abangan natin yan bukas. Excited! Abangan niyo pang aking golden voice tomorrow. That's right. Exciting times ahead, mga kapuso. Sabay-sabay natin abangan ang It's Showtime sa GMA. Ann Curtis, thank you so much for your time and for maraming, your presence. Maraming salamat po sa pag-welcome sa akin dito sa 24 Oras. Welcome, Ann, at abangan! Ang puspusang paghahanda ni World Gymnastics Champion Carlos Yulo sa nalalapit na Paris Olympics. At Kapuso Foundation, tumungo naman sa Antique para mag-abot ng tulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 Oras. Mas malaking misyon ay yung ipaunawa sa mga nanonood bakit tumataas yung presyo. Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa tagarang aksyon sa mga problemang ito. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hangga't dumadami yung Pilipino sa buong mundo, dapat nandoon yung GMA Integrated News para maabot sa kanila yung mga very important and timely information. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
Looking for a place to satisfy all your Kapuso cravings? GMANetwork.com/entertainment has you covered, mga Kapuso. Get the latest showbiz and celebrity news, teleserye updates, Kapuso profiles, and online exclusive videos. Go to www.gmanetwork.com/entertainment to get your daily dose of Kapuso updates. Misyon naming patuloy na maghatid ng tama at patas na balita na may pagmamalasakit sa kapwa. Itaguyod ang demokrasya at magbigay ng boses sa masa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihis sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hindi lang tayo dapat nagbabalita, dapat may puso, tapos dapat meron niyang aksyon. Kailangan sinisiguro natin na managot yung mga dapat managot. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng balita na totoo at makabuluhan. Hindi ito trabaho lang kundi tungkulin. Tungkulin sa tao at sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. With the GMA mobile app, you can enter and explore the whole digital Kapuso universe. Enjoy the lifestyle section and stay updated with all the latest trends in fashion, travel, food, health, and beauty. Keep in tune with the latest releases and artists to watch in our new music section. And never miss out on all the excitement and catch full episodes of your favorite Kapuso programs. Now with a global bookmark feature that allows you to create a list for later viewing. All this and more from your best source of news and entertainment. Download the GMA Network mobile app now. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mas malaking mission ko yung ihatid yung tamang balita. Pag sinasabi nilang showbiz, chismis, excuse me, ang hinahatid namin totoong balita based on facts. Pak na pak. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Trabaho natin bilang mga mamamahayag, dapat nating tingnan ang mga polisiya ng gobyerno, ano mga magiging epekto nito para maparating sa taong bayan, para sila'y makapagbuo ng opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nang dakilang umano sa asaran, sinabunutan at ginulpi ang isang babae sa Caloocan City. Nahuli kami yan at narito ang aking pagtulong. Sa cellphone video na ito nakuha sa Caloocan City, makikita ang isang babae na nakasumsum sa kalsada. Sinasabunutan, inuuntog at ginugulpi ng isa pang babae. Patayin mo! Patayin mo yan! Patayin mo! Sa tindi ng sinapit, maya-maya'y nawalaan ng malay ang babae. Dito po sa ayan, sa tayo, sa ito po. Tsaka yun, nasa dito yun. Para kung tama na alambre ito. Ito ay, ano ito? Kuko? Upo yan lahat. Meron dito sa likod ng tayo kanina? Opo. Marami po meron po dito yan. Oo. Tapos ayan pa po. Ito? Opo. Ayon sa biktima, sinasabing punot dulo ng gulo. Asaran? Sinabihan niya akong ganyan ako.
ang bangko. Sinubok niyo hubang awatin yung kanyang pananakit? Dahil doon, hindi na makapagpigil ang biktima na magsabi rin ng masasakit na salita. Kuwento sa resibo ng ilang residente ng Barangay 73 sa Caloocan City. Binabangan po nila ang pagkakasama sa Milabas. Tapos, pinagpapalupo ko ng helmet. Ano ba klaseng kapitbahaya? Servisyon na eh. Lahat mga nakakaaway na eh. Hindi lang po pala isang tao. Hindi lang iisa. Marami po yun. Kaya nga, gusto na nga talagang petisyon niya ng mga kapitbahaya. Ang say ng nakulikam na ng bugbog, hindi raw totoo ang mga paratang sa kanya. Kasalukuyan lang dinidinig sa Barangay 73 ang reklamo laban sa kanya. Ginanyanin niya ako ng taga, tapos ginanin niya yung buho ko, then kinurot niya yung mukha ko, so dinipensa ko sa sarili ko. So yung nakikita niyo yung video is yun lang para malumabas na siya yung kaawa. Abangan ang buong kwento sa resibo ngayong Linggo alas 5 ng hapon sa GMA. Bukod sa pertussis, inaagapan na rin ng World Health Organization ang pagkalat ng tigdas sa ilang bahagi ng bansa. Bahay-bahay na ang pagbabakuna para dyan at iba pang sakit. Nakatutok si Ian Cruz. Puspusan kamakailan ang pagbabakuna kontra pertussis kasabay ng pagdami ng mga kaso nito sa bansa. Pero may isa pang sakit na binabantayan ng World Health Organization, ang tigdas. Nakakahinayang ang tinatayang pagkalat nito sa Western Pacific, lalo 2 doses lang naman ng bakuna, protektado na ang isang bata. We do expect the measles outbreaks to spread to our member state in the region, and I think this is very important. We see in cases now in Vietnam, in Malaysia, Laos, PDR. Nakikipagtulungan na ang WHO sa Department of Health pati sa mga regional at local government tulad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Doon, may git 4,000 na raw ang vaccinators na target makapagbakuna ng halos 1,250,000 bata. As of yesterday, we are able to vaccinate 232,890, which represent 17% of the target population. House-to-house vaccination na ang ginagawa ng mga otoridad para matiyak na mababakunahan ang mga bata. Noong napansin natin na lumalaki, talagang kinalambag natin no, yung ating surveillance. Hype natin yung ating mga health facilities. Sa buong bansa naman, nire-require ng Department of Health na makalimang bisita sa health center ang bawat bata bago pa ang kanilang first birthday. Yan ay para makumpleto ang libreng bakuna kontra measles, rubella, polio, pertussis, diphtheria, hepatitis B, tuberculosis at meningitis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Sa mga motorista, asahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa ilang daan sa Metro Manila sa mga susunod na linggo. Sisimula na kasi ng DPWH ang pagsasaayos ng ilang kalsada at flyover na matagal nang pinaplano. Alamin kung saan-saan sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi! Vicky, alas 3 ng hapon hanggang bago mag alas 7 ngayong gabi ay matindi yung daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng northbound ng EDSA malapit sa Pioneer Street. Isa ito sa mga gagawa ng pagsasaayos ng road repair ng DPWH simula ngayong gabi hanggang sa susunod na linggo. Kaya asahan daw ang lalo pang pagsisikip ng daloy ng trapiko dito at sa iba pang bahagi ng EDSA. Payo ng MMDA, iwasan na ang bahaging ito ng EDSA ngayong weekend hanggang sa kalagitnaan ng susunod na linggo dahil simula ngayong gabi, babakbakin at aayusin ito ng DPWH. Bukod dito, magkakaroon din ng road repair sa 13 iba pang lugar sa EDSA. San Mateo Road, Luzon Avenue, Mindanao Avenue, Payatas Road at G. Araneta sa Quezon City. Sa mga pribadong kumpanya, hindi po papayagan na gumawa 24 hours kung hindi DPWH projects lamang po na kanila naman po kinukomit na tatapusin at i-implement ng maayos tulad noong nakaraang Holy Week.
Ayon sa DPWH, mahalaga ang mga road repairs na ito para hindi lalong lumala ang sira ng mga kalye na bugbog na raw sa dami ng mga dumadaan. Karamihan dito, mas mabibigat kaysa sa kaya ng mga kalsadang ito. Visibly, parang wala naman diferensya, pero pag tinignan po natin talaga, ay may diferensya na po yung ating mga daan. Bukod sa mga kalsadang nabanggit, may mga retrofitting at pagsasaayos din gagawin ng DPWH sa ilang flyover sa mga susunod na linggo. Simula sa April 25, isasara ang ilang linya ng EDSA Kamuning Flyover Southbound para sa repair works na matagal na raw inirekomendang gawin sa apat na dekada ng tulay. Yung kalahati po, kasi 3 lanes yan, nahatiin po natin sa dalawa. Bali, yung kalahati lang po ang mapapadaanan natin sa ating mga light vehicles and even siguro yung ating mga buses. At yung iba po, yung mga heavy vehicles, ay sa ilalim or idadirect po natin sila sa mga alternate routes natin. Ito po yung mga mabuhay lane. Bukod sa EDSA Kamuning Flyover, hinahanapan na rin ang schedule ng pagsasaayos sa North at Southbound ng Quezon Avenue Flyover at Magallanes Flyover. Humihingi po kami ng paumanhin sa mga abala na inyong mararanasan. Sa panahon ngayon, ina-avail natin yung good weather condition para po sana bago matapos ang mga tag-ulan ay natatapos na rin natin yung mga proyekto. Ayon sa DPWH, magkakasabay-sabay yung mga road repair works at pati yung pagsasayo sa mga flyover dahil nagkasabay-sabay din inapurbahan yung mga pondong matagalan nilang hinihiling para rito. Kaya naman sa mga natatraffic ngayon, talaga namang tiisin daw yung kalbaryo sa mga susunod na buwan bago nyo matikman ang ginhawa. Kaya ngayon pa lang, maghanap na ng alternatibong daan. Yan pa rin ang latest mula dito sa EDSA. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Literal na nagbabanat ng buto si World Gymnastics Champion Carlos Yulo sa pamamagitan ng mga pagsabak sa ilang pang international tournaments. Paghahanda yan para sa 2024 Paris Olympics. Tunghayan sa pagtutok ni JP Soriano. Mahigit 3 buwan bago ang 2024 Paris Olympics. Sasabak muna ang World Gymnastics Champion at Filipino Olympian na si Carlos Yulo sa dalawang World Gymnastics Tournament na parehong bahagi ng Artistic Gymnastics World Cup Series sa April 17 sa Qatar at sa Mayo naman sa Uzbekistan. Mahalaga raw para kay Yulo ang dalawang torneyong ito bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. Gusto kong itry po nang itry yung nerves ko and yung sarili ko sa competition. And ano po eh, gusto kong magkamali na magkamali sa mga competition na to para alam ko po yung i-adjust ko sa Olympics po. Nitong Marso, sumabak na si Yulo sa FIG Apparatus World Cup Series sa Baku, Azerbaijan, kung saan nakakuha siya ng bronze medal sa men's floor exercise. Matapos ang kompetisyon, inaral daw nila ng kanyang coach ang kanyang performance at nakitang may mga bagay na kailangan siyang ayusin at palakasin pa. Ang dami ko pong mga realization, pagkukulang na nasilip or nakita po talaga. So, minark ko po yan. Sa darating na Olympics, ang target daw ni Yulo, makauwi ng medalya sa iba pang event. Ang goal ko din po kasi sa Olympics, maka-individual all around po. Which is yung 6 na aparatos. So, hindi lang floor, hindi lang vault, hindi lang P-bar. Sa Japan, nag-training si Carlos sa loob ng maraming taon sa ilalim ng coaching ni Munehiro Kugimiya. Bagamat hindi na coach ni Carlos si Kugimiya ngayon, malaki at taus-puso ang pasasalamat niya rito. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan, sa coach ko na yan. Sobrang talino sa pagdating sa gymnastics, sa sports. And na-provide niya po lahat ng mga needs nung nandun po ako sa Japan. Sa ngayon, masaya at malaki rin ang pasasalamat ni Yulo sa bagong coach na si Aldrin Castañeda at iba pang coach sa Team Yulo na makakasama niya sa Paris Olympics. Pangako rin niya sa mga kababayang Pilipino. Sure po ako na bibigay ko yung buong pagkatao ko sa darating po na Olympics ko. At dahil minsan ko lang makakaharap ang isang Olympian at world champion na gaya ni Carlos Yulo, nagtanong na ako kung paano ba ang mga ginagawa niyang stretching
na kayang gawin ng mga hindi atleta at kahit anong edad. Yan, up lang po, ganyan. For the wrist, ano po? Yeah, sa wrist po. Ano naman yung purpose nito? Sa wrist po, and ma... Yung nerve po kasi sa kamay. And go like this po. Para ma-stretch po yung mga muscles dito po. And syempre yung joints po na i-stretch po siya. Sa aming pagtatapos, nag-iwan ng mensahe si Caloy sa kanyang ate Heidelin, ang 2020 Tokyo Olympics gold medalist para sa weightlifting matapos hindi umabot ang score para mag-qualify sa Paris Olympics. Bawi ka po namin sa Olympics. Mabawi po tayo. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatuto 24 oras. Huwag palampasin ang extreme ride sa Bukidnon kung gusto nyong literal na ma-fall. At pagkain Pinoy, may enjoy sa food bazaar sa Intramuros at Rizal Park, pwede pang matuto ng kasaysayan sa pagbabalik yan ng 24 oras. Sa pagiging patas, tungkulin ko na rin labanan yung kasinungalingan, propaganda na laganap ngayon. Hindi na sapat yung magbalita lang ng tama eh. Responsibilidad na rin naming hanapin at itama ang mali. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. It's not easy to uncover the truth. Madalas may mga nasasaktan eh. So bilang mga mamamahayag, kailangan mo ipaglaban yun. Lalong-lalo na dahil sa nagtitiwala sa atin ng publiko. And we serve the public through this profession. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi nating kukunin yung lahat ng panig para makatulong tayo dun sa ating mga manonood na makabuo sila ng mas matalinong opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Well, as a segment host for GMA Integrated News, kailangan maging updated ako sa mga latest happenings. Kahit sabihin mo na showbiz yan, we still make sure that our news is accurate and factual. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Canada, get ready for the biggest sparkle experience. Featuring today's brightest and sparkle's best. Sparkle World Tour 2024, Canada. April 5 in Calgary and April 7 in Toronto. See you there. Bilang pinakamalaki, pinakapinagkakatiwalaan at nangungunang multimedia news organization sa bansa, naghahatid kami ng komprehensibong pagbabalita kahit saan at kahit kailan. Sumasabay din kami sa makabagong teknolohiyang hatid ng digital age sa paghahatid ng balita at impormasyong tama sa TV, radyo at online. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nagiging bosses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang bosses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mas malaking mission ngayon yung maabot mo yung mga bagong audience para maiiwas mo sila sa disinformation. Kasi kailangan kung nasan yung nagpapalaganap ng disinformation, kailangan nandun din tayo para tapatan sila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga storya na may puso, storya na talagang sasalamin sa buhay ng mga kababayan natin, para sa akin yun yung mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Live the dream with Kapuso Stream and watch the live stream of all your favorite Kapuso shows on YouTube in HD on any device. Kapuso Stream, your way to entertainment from morning till night, every day. Hi, surprise guest! Hello. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang artista, singer, vlogger? Surprise guest, ikaw ba ay isang artista? Pwede. Politiko? No. Athlete? Yes. Surprise guest, is that you, Kylie? Yes. Wow, tumama ako, yay! High five. Igan, grabe
Erica! Congratulations on your new program! Ate V! Mas malaki pang misyon ng GMA Integrated News. Pagtatampok dun sa mga istorya na nagbibida dun sa talento ng bawat Pilipino. Kayang-kaya makipagsabayan sa buong mundo. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Very tempting. Parang ang daling sumabay sa agos ng kung ano ang sikat, kung ano ang viral. Para sa akin, mas malaking misyon natin na mag-stick sa mga issues na talagang kailangan malaman ng ating sambayanan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News, magbigay ng tamang balita sa ating mga kababayan, lalo na sa oras ng sakuna. Maipaabot sa ating gobyerno para makarespond kundi sila dun sa mga taong nangangailangan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Everything Kapuso, you can now stream. News, stream. Drama, stream. Comedy, stream. Watch Kapuso shows anywhere with Kapuso. Stream. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you... Sa mga naghahanap ng mapapasyalan ngayong weekend, pwedeng matuto ng kasaysayan kasabay ng pag-enjoy ng ilang pagkaing Pinoy sa Intramuros at Rizal Park. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, dito nga sa aking kinaroroonan sa Rizal Park, mabango at nakakagutom ang simoy ng hangin dahil panay pa rin po yung luto nila dito dahil may mga kababayan tayo na dumadaan dito para sa kanilang hapunan. Bago po ang food bazaar na ito na itinaon ang pagbubukas sa selebrasyon ng Filipino Food Month. Kare-kare. Kwek-kwek. Pakbet. Adobo. Ilan lang yan sa mga pagkaing Pinoy na pwede ngayon tikman sa mga makasaysayang Intramuros. Pinoy Food Month kasi ang Abril, kaya may pa-food bazaar ang Tourism Department. Bentang-benta naman ito sa German na si Martin Henry. So I tried the bloody pork, menudo, and abogo? Adobo. Adobo, yes. That's yes. Good. Okay, so what do you think of Filipino food? I like it. Adventurous pala sa pagkain itong si Henry. Kaya... Here, you should try this, sir. Chicken feet adobo. Mmm. How is it? Very tasty. Umaas ang mga nagtitinda dito na makakahanap sila ng mga bagong tagahanga ng pagkaing Pinoy. At least pag dauwi sa kanila, masasabi nila sa kanilang mga pamilya, sa kaibigan na ganito masarap ang mga Pinoy cuisine. Konting lakad lang at makakapasyal na sa Rizal Park na mahalagang saksi ng kasaysayan. Sa Noli Metangere Garden ito, hindi rin nagpahuli ang food bazaar ng grupong Kilometro Zero, samahan ng mga dating street vendor na madadagdagan pa ng mga pagkain mula sa iba't ibang rehiyon simula Lunes. Pag kasi ang pagkain Pilipino number one eh. Sabi ko nga hindi magtitipid ang Pilipino kahit mga mahal, di ba, pagdating sa pagkain. At saka ang yaman natin sa kultura ng pagkain. Mula sa pagiging street vendor, nag-training daw sa testa ang mga may pwesto rito. Malinis sa mga paninda, nakasuod pa sila ng hairnet, speedguard, apron at iba pa. Kaya proud si Ruth na sa kabila ng kanyang pakikipagbuno sa sakit na cancer ay hands-on sa pagbabantay sa kanilang pwesto. Ay, lagi po ako nandito, kaya pag tinawag ako nandito, chine-check ko sila alas 5 ng umaga kung kompleto sila. Ang lagi ko sa kanilang sinasabi, ang ikamamatay ko hindi yung cancer ko, kundi yung wala silang hairnet, ma'am. Sa Rizal Park at Intramuros, natuto ka na ng kasaysayan. Nabusok pa ang iyong tiyan at may nakilala ka pang kahanga-hangang mga kababayan. Vicky, dito sa Rizal Park, ayon sa Department of Tourism, bukas sila no, mula Biyernes hanggang Linggo, mula po yan sa 7 a.m. hanggang 10 p.m. Pero maaari para madagdagan yung mga araw na yan, ha? At sa Intramuros naman po, nakabukas sila araw-araw mula 7 a.m. hanggang 5 p.m. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.
Literal na pa-fall ang atraksyong may enjoy sa isang adventure park sa Bukidnon. Pwede mo raw kasing isigaw ang lahat ng iyong hugot sa 120 feet drop zone at pagtalon sa 8-story base jump. Handa ka na ba? Tara, let's change the game! Hashtag I love my job. Pero minsan, napapatanong ako. Nasubukan ko yun? Parang hindi kaya ng kaluluwa ko. Pwede pa bang mag-backout, guys? Pwede pa po bang mag-backout? Pwede pa mag-backout, kuya? Sige, huwag muna ako. Okay lang. Oh my God. Di lang kilala ang Bukidnon for its sprawling banana plantation and relaxing views. Dahil dinarayo rin ito ng adrenaline junkies na kakaibang thrill ang hanap. Sa Dahilayan Adventure Park, sky is the limit sa dami ng extreme rides na pwedeng subukan. Mapa bata man o matanda. First up, ang pagbagsak from a 120 feet drop zone. Nakatakot. Ayan po, nakataas. Buti pa sila magkahawak ng kamay habang gagawin to. Pwede sila na. Kahit marami na tayo sinubukan, hindi pa rin naaalis yung fear of heights natin. No more waiting game. Itodo na natin ang laglagan, extreme adventure. Nakakaba sa una, lalong-lalo na inaangat tayo kasi nakikita mo yung height. Suspended ka doon, mid-air. Tapos ang trick dito, kung maghihila ng sarili mo para bumaba ka. So kailangan dito medyo madali kang mag-let go. Let's change the game and try drop zone! Let's go! Yeah! Oh, magna 90 degrees ka ganyan, tapos okay na. Swing mo, yan, para ka na nagga-glide. Sobrang saya. Bitin kayo, no? Try naman nating ma-fall sa 8-story platform ng Sky Tower base jump. 80 feet high na tower, tatalo na natin siya. Sabi nila, karamihan daw mas natatakot dito kesa sa drop zone. Tingnan natin kung kakayanin natin. Cell tower ang launching area ng base jump. Ito na. Akitin na po natin ang tower na pinakamataas na parajump sa Pilipinas. Uy, napakarami naman pong steps dito. Di ba tayo tumatalon? Pagod na ako. This is the moment of truth. Kaya ako tumingin sa baba. Kasi mas kakabahan ka. Hindi, kinakabahan talaga tayo. Kasi nakikita na natin, wala tayong hawakan. Tatalon lang tayo. Ah! Ang hirap, pare. It's now or never. Let's change the game. And freaking... try. Game na? Try. Okay. Speaking. Try. Base jump! Let's go! Hey! Ah! Hey! Ah! Overall, great experience. Lalong-lalo na dapat itong subukan ng mga thrill seekers talaga. Tsaka yung mga gustong ma-overcome yung takot nila. Kung naghahanap ka ng dahilan para pumunta dito sa Dahilayan Adventure Park, eto na yon, must try lahat ng activities nila, lalong-lalo na ang mga pinakabago nilang offerings. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Tuloy-tuloy ang paghatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga lubhang apektado ng El Nino. Ang atin namang tinunguhan, yung mga magsasaka sa Tobias Fournier sa Antique. Dahil natuyot na ang ilog na pinagkukunan ng tubig sa irigasyon, nagkabitak-bitak na ang malawak na sakahang ito sa bayan ng Tobias Fournier sa Antique. Kaya ang magsasakang si Ronelin halos manlumo. Dahil wala nang ang kita, maumpa siya sa utang. Masakit na lugi ang puhunan. Tapos maghahanap ka uli ng pangpuhunan sa susunod na taniman. Tapos may pinagpaaral ka pa ng mga anak. Siyempre, uutang ka uli. Si Salvacion naman, 50% ng kanyang maisan ang inatake ng mga uod o fall army worms. Dati may
dyan rin, pero hindi masyado. Pero ngayon, grabe ma'am, as in, yung uod. Talaga, 100% kakainin niyang dahon. Peste kasi dati, maraming makakain yan dahil may mga damo sa paligid. Pero ngayon, wala ng damo, kahit mga pasture areas. Ngayon, nag-transfer na kung anong crop yung existing. Andon sila nag-transfer. So yung mais natin napiktuhan. Pati ng GMA Kapuso Foundation, ang mabigat na problema ang kinakaharap ng ating mga magsasaka. Kaya sa ilalim ng Operation Bayanihan, nagatid tayo ng food packs sa 6,000 individual sa probinsya ng Antique. Maraming salamat sa GMA Kapuso. Hindi niyo kami nakalilimutan ng mga magsasaka ng Antique. Nagbigay rin tayo ng mga gamot at hygiene kits sa kanilang rural health unit. Sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Metro Bank Credit Card. Mga kapuso, hindi na nakakaapekto sa anumang bahagi ng bansa yung low pressure area na namataan po kahapon. Nananatili pa rin yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility at sabi ng PAGASA, hindi na umaabot sa Mindanao Trough o yung extension nito. Easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ang iiral at magdadala ng malinsangang panahon ngayong weekend. Sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng umabot hanggang 42 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Masbate City at Dumangas, Iloilo. Mainit din sa Metro Manila dahil aabot yan sa 40 at 41 degrees Celsius. Pero kahit mainit, paghandaan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Mindanao ay uulanin bukas. Heavy to intense rain sa maraming lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posibleng maulit yan sa Linggo ng hapon pero bahagya namang mababawasan ang mga lugar na uulanin. Sa Visayas, may chance rin ng ulan bukas sa Aklan at Leyte provinces. Posible rin ang ulan sa Central Visayas pagsapit ng Linggo. Sa mga Tagaluzon, posible ang ulan sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mindoro provinces at Palawan. Magpapatuloy ang mainit na panahon sa Metro Manila pero magdala rin ang payong panangga sa init at posibleng thunderstorms sa hapon o gabi. 2 days to go bago ang inaabang ang pagsisimula ng NCAA Season 99 Volleyball Tournament. Sabik ng magpakitang gilas ang mga pambato ng San Sebastian College Recoletos at San Beda University. Mas matapang at mas palabang Lady Stags ang mapapanood, lalo kasunod ng bonding at training para patatagin ang kanilang samahan. Ibang San Beda naman ang ikinakasa ng Lady Red Spikers na talagang sineryoso ang pag-iensayo sa tulong ng bagong coach. Magbabalik aksyon na ang volleyball ng NCAA simula sa Linggo, April 7, at mapapanood live sa GTV alas 12 ng tanghali. Up next, reaction ni Tom Rodriguez sa nagko-comment at gumagawa ng version ng kanyang Versace on the Floor song cover. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 Horas. Pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, asahan po ninyo na ako ay maghahatid sa inyo ng mga balitang totoo mula sa loob at labas ng ating bansa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Patuloy kong gagabayan ng ating mamamayan na maging mulat, mapagmasid, mapagmatsyag. Makakaasa po ang ating mga kababayan na hindi sila maliligaw sa ibinabalita natin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking mission ng GMA Integrated News, laging makinig din sa pulso ng mga mamamayan, kanilang mga hinaing, kuro-kuro, at yan ang ating commitment sa kanila araw-araw. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. We tell the stories of everyone in the best and most accurate way possible. Nandito tayo, handang makinig at tumulong sa kanila sa lahat ng pagkakataon. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
Ito na ang good news. Join us and celebrate this historic moment as we say, what's up, Malakapuso? Ito yung collaboration na matagal pinag-usapan. It's Showtime. Has a new Showtime sa GMA, the contract signing. Thank you so much for welcoming us into your home. We are very proud, very happy to have this Showtime on GMA. Maraming salamat po sa pagpili sa amin. Halika na, magsani buwersa na tayo para mapagtagumpayan ng mas malalaking hapon. The network war between ABS and GMA was over. Can't thank you enough for allowing this to happen. Maraming salamat. Yes! We heart you so much, Madlang Kapuso. It's Showtime sa GMA. Simula ngayong April 6 na 11:30 a.m. Para sa akin, ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng patas at tapat na balita na may kalakip na positibong pananaw para sa mas nakararaming Pilipino. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Yung pagtaas ng presyo ng bilihin, presyo ng gasolina, mahalaga para sa akin na matalakay yung mga balita na malapit talaga sa sikmura at talaga naman malaki ang epekto sa ating mga kababayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Kahit showbiz yung kinocover natin, dapat tayo ay naglilingkod pa rin, mapa-showbiz story man yan o hindi. Ang mission natin ay maibigay ang katotohanan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ngayong April 6, ang pinating inakalang mangyayari, ito na yun! Back to back ang good news! Dahil ang fun malakas ang noontime show, it's showtime! Nasa GMA na! Kapamilya Kapuso unite! Together at masabog ang birthday party party ng Asia's uncapogable phenomenal superstar, Vice Ganda. Tuloy-tuloy pa rin ang saya sa mas lumalaki nating Showtime family. Tama? We heart you so much. Hindi po namin yan makakalimutan. It's Showtime! Simula ngayong April 6, 12 noon. Basta may malaking... Mariingit tinanggi ng isang taekwondo black belter na ipinabugbog ng kanilang coach ang na-ospital niyang kasparing. Sa panayam ng digital news website na Archipelago News, iginiit ng black belter na aksidente at hindi sadya ang nangyari sa sparring. Dagdag pa ng black belter, maingat ang laro niya sa sparring dahil sa iniindang injury. Matagal na rin daw ang yellow belter sa kanilang team at madalas din silang maipagpartner. Kaya ikinagulat daw niya ang mga akusasyong ibinatos nito. Dumepensa na rin ang ina ng black belter. Magsasampa raw ang kanilang kampo ng kaso laban sa mga nag-akusa na nira at naglabas ng litrato ng kanyang anak. Wala pong ganun na sinabi si coach. Ano po, aksidente po talaga yung nangyari. Unexpected po talaga. Hindi ko po in-expect yun na ganun po yung sasabihin niya. Kasi alam niyo, kilala na po namin ang isa't isa talaga. Parang matagal na po siya sa team, varsity po. Nagulat po ako na sinasabi niya na bago lang po siya. At sabi niya po na binubugbog daw po siya lagi. Ang ina naman ng yellow belter, pinauubayan na lang daw sa mga otoridad at kinauukulan ang interpretasyon ng sparring video. Pag-control sa pagmahal ng mga bilihin at serbisyo, ang pangunahing inaalala ng mga Pilipino ayon po yan sa survey ng Pulse Asia. Sa mga ipinakitang issue, pinapili ang mga respondent ng hanggang tatlong isyung dapat agad aksyonan ng administrasyon. 70% ang pumili sa pag-control sa inflation o yung bilis ng pagmahal ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Halos singdami yan ng mga sumagot sa inflation bilang urgent national concern sa December 2023 survey. Kabilang din sa mga isinagot na urgent national concern ang pagtaas sa sweldo, paglaban sa katiwalian at korupsyon, paglikha ng mas maraming trabaho at pagbabawas sa kahirapan ng maraming Pilipino. Isinagawa po ang face-to-face survey ng Pulse Asia mula March 6 hanggang 10 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas.
Samantala, feeling blessed si Tom Rodriguez sa sunod-sunod na trabahong nakalinya para sa kanya. At bonus pa ang trending niyang Versace on the Floor song cover na ginawa ng samot-sading parody ng netizens. Makichika kay Lars Santiago. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love your dress, but you won't need it anymore. Dahil sa di inaasahang pag-viral ng Versace on the Floor song cover, na ginawan pa ng samot-saring cover ng ilang netizens. Let's just get so naked, baby. Pabirong sagot ni Tom Rodriguez sa mga nagsabing kaboses niya si Mickey Mouse. Ayun nga, no? Oo nga, no? Wala, paano mag-delete? Wala, paano yung limi? Ma! As Mickey Mouse, Tito Lar, isa na ako sa mga natuwa kasi hindi ko talaga in-expect. Ano lang yun, parang pinapractice ko lang yung falsetto kasi wala ako nun. So parang I'm exploring new vocal placements. Pero ang reaction video na yan ni Tom, nasundan pa ng di lang isa. Still na feel niya. So okay na, ma'am. O dalawa. Teka, kaso naririnig ko yung cover eh. Kundi limang reaction video pa. Kaso guys, nakukulangan ako sa totoo lang, pero nakukulangan siya. May point yung sinabi nila, kaya I rode that wave. Nagkaroon ako ng interactions where I started reacting to that video, then reacting to that reaction to that video. Parang na-enjoy ko rin siya kasi clever nung mga comments ng iba, ay nakakatuwa. Ang kanyang My Husband's Lover co-star na si Dennis Trillo, may nakakatawang version din. At sagot ng misis ni Dennis na si Jenny Lynn, dapat na bang ibahin ang password ng kanilang wifi? Bukod sa pagiging active na ulit sa social media, wala na raw mahihiling pa si Tom sa kanyang pagbabalik sa local showbiz. Tatlong malalaking projects ang kanyang sabay-sabay na ginagawa, kasama na ang bagong pelikula niyang Huwag Mo Akong Iwan. Reunion project ito ni Tom at ng kapwa Kapuso star na si Rian Ramos. Kanina nakapag-usap kami na mas matagal kasi nakita kami nung nag-guest ako sa AOS, nag-hi hello lang, nangamusta lang ako and I had to leave na. Kaya kanina at least we had a chance to catch up. Yung parang pagka-komportable namin sa isa't isa, andun pa rin. Habang nagsushooting si Tom, hinaharap din niya ang pagbibida sa stage musical na Ibarra. Kasabay nito ang paghahanda ni Tom para sa bago niyang project sa GMA na ibang iba raw sa mga role na nagampanan niya sa mga nagdaan niyang serye. Never done action before and it's been a dream of mine. Kaya very very happy ako, excited. Kasi martial arts and boxing has been a passion of mine in the past. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Araliano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.